Ayan mga katropa, welcome back to my channel. Ngayon magpapalit tayo ng ATF tsaka filter ng automatic transmission CX5. Mga katropa, tuturo ko sa inyo kung paano yung simple na pagpapalit lang para sa mga beginners, para makasabay sila sa mga mechanic ngayon mga katropa. So ngayon, meron tayong tools na para sa drain plug, Allen 8 socket type. So, siyempre gagamit din ako ng power tools para mabilis yung pagtanggal ng mga 10mm na screw mga katropa. Siyempre, meron tayong strainer original from Mazda. Kapalitan natin ang strainer. Ito siya mga katropa. Ayan, filter strainer ng automatic transmission ng Mazda. So, siyempre gagamit tayo ng oil na original niya. Ayan yung oil na original ng SkyActive transmission ng Mazda mga katropa. So, siyempre bago ang lahat mga katropa, nagpapasalamat nga pala ako sa mga subscriber ng aking channel at saka viewers, sa mga YouTubers na nagsasubscribe sa aking channel. Yan, maraming maraming salamat sa inyo mga katropa. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo mga katropa at hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Baka makatulong sa inyo ang aking mga content mga katropa, lalong lalo na sa mga beginners. Yan, makakuha man lang kayo ng idea, so makatulong sa inyo mga katropa. Yan, so ngayon sa Mazda, kasi pagka sa ATF tuwing 80,000 km nagpapalit ng ATF mga katropa. Pero depende rin sa situation o sa condition ng langis nyo mga katropa. Yan, para magkaroon lang tayo ng idea tuwing 80,000 km. Pag nakuha nyo ng bago hanggang sa mag 80,000 km, pwede na kayo magpalit ng ATF mga katropa. So ayan, huwag na natin patagalin mga katropa, umpisahan na natin. So ayan mga katropa, umpisahan na natin. So ngayon nakahiga tayo ngayon. Yan, para makita nyo lang. Yan, higa tayo. So meron tayong lagayan lang, is DIY lang mga katropa. So tanggalin natin yung mga i-drain po muna pala natin. So yung brownish na yung kulay. So tsaka amoy ano na, amoy sunog na mga katropa. So i-drain lang natin yan, tapos tanggalin natin yung mga screw. So yun nga palang ATF niya, kapag drain lang nasa 3.8 liters lang kapag drain. Kapag tatanggalin natin yung oil pan, nasa 4.5 liters. So pwede na natin isara para matanggal na natin yung bolt. Yan. Sa mga magdi-DIY, ganyan lang kasimple. Pagka wala kayong lifter, i-jack nyo lang yan, tapos ihiga lang kayo mga katropa. Pwede nyo na i-DIY yung ano nyo. So tanggalin muna natin yan.
ilagay ako ng isa rito para mamaya pag ano natin, hindi siya mahulog ka agad ng dire-diretso, mga tropa. Isisinsilin natin dito. Tanggalin na natin itong strainer niya. Yan lang, hulog. Ganyan natin. Ganyan natin patatagalin para so ito na yung strainer niya, mga katropa. Lagi yung check yung mga o-ring niya, yung bago, kung may o-ring ba o wala. So yan yung check-in nyo. So yan nga pala yung ball body nga yan. Kung sakali makaka-encounter kayo ng palit ball body, kung nagpalit kayo ng bagong ball body niyan, mga katropa, nire-reprogram yan. Hindi siya gagana kapag salpak. Tapos kinabit niyo agad, hindi gagana hanggat hindi niyo nire-reprogram. So, lilinisin ko muna yung oil pan, mga katropa. Tapos, ibabalik na natin. A few moments later. So, ngayon mga katropa, ilalagay na natin yung filter. Nakita nyo, ang linis ng filter niya. So may o-ring nga pala yan. Hey, Wang! Wang! So yun, naikabit na natin yung filter, mga katropa. Susunod natin yung ano, nalinis ko na rin ito, mga katropa, nalinis ko na rin. Konting linis lang naman to. Tapos lalagyan lang natin ng silicone yung ano, oil pan, kakabit na natin. So ito na, mga katropa, may silicone gum na. So kakabit na natin. Pagkakabit, mga katropa, kailangan natin ng steady lang yung ano. Huwag natin gagalaw-galawin para hindi maano yung silicone. Ano kasi yung style ko, mga katropa, hinahang ko muna yan. Hindi ko muna siya dinidikit sa pinaka-body. Tapos, nilalagyan ko ng tornilyo yan. Nakahang. Ayan.
Umbisan na galaw mga katropa. Isang ganyanan lang mga katropa. Lalo sa mga beginners para alam nyo lang. Saka huwag nyo muna nangihigpitan mga katropa, i-ano nyo muna lahat, ilapat, ilagay nyo muna lahat. Sige! Sige! Siblasa na! Tida! Sini pong tida! So ayun mga tropa, nakalagay na lahat ng screws. Ano natin ihigpitan. So okay, mag-alala, sana hindi naman tayo nakahiga. Hindi naman porket maraming lifter eh ililifter na natin. Pero kayang-kaya rin natin gawin na nakahiga yan. Tropa, lalagyan na lang natin ng langis yan. Double check lang natin drain plug. So yun, okay na yung drain plug natin. So ngayon lalagyan natin ng langis mga katropa. So salin na muna natin ang ETF niya mga katropa. Ito yung ETF niya mga katropa. Kulay blue green sa mga sky active mga katropa. So gamit tayo ng embudo na DIY, puntang ilalim yan, may dugtungan yan. So nagpalit tayo ng ATF, tsaka nagdrain tayo ng ATF, natanggal tayo ng oil pan, palit tayo ng strainer. So lagyan natin siya ng mga 4.5, kasi kapag drain lang, nasa 3.8 liters. Kapag drain lang, yung ano niya, yung oil. So nagtanggal tayo ng oil pan, marami din natanggal na ano na ATF. So siyempre nagtanggal tayo ng strainer, nakita niyo naman meron lumabas na marami rin. So nasa, lalagyan natin siya ng 4.5. So ayan siya. Sa mga sky active po niya, sky active na na engine, gagamit tayo ng ATF na ganito mga katropa. FZ ATF, FZ mga katropa, automatic transmission fluid, genuine oil, Mazda 1 liter, sky active.
kapalit tayo ng ATF tuwing 80,000 kilometer. Pero depende pa rin sa kondisyon ng ATF nyo mga katropa, kahit anong sasakyan. So ganun lang kasimple magpalit ng ATF, lalong-lalong sa mga beginners, para alam nyo rin kaya gumagawa ako ng ganitong content, lalong-lalong sa mga hindi nakakaalam, saka sa mga owner, baka gusto nilang mag-DIY sa sarili nilang sasakyan. Madali lang naman mga katropa, so kaya kayang-kaya nyo. Magpapalitahin ng ATF hindi lang kung kailan mayroong problema yung ating transmission mga katropa. Para maalagaan natin yung ating transmission, maging good condition lagi, magpalit tayo ng ATF. Pero depende sa kondisyon ng ATF nyo rin. Baka okay pa, hindi mo nang palitan. Pero pinaka ano dyan, 60. Yan, palit na kayo. Pero sa Mazda kasi 80. Sumusunod tayo sa ano, sa manual nya. So ito na yung pang lima. Lagyan na lang natin siya ng 0.5. Para masukat nga pala natin yung sa Mazda mga katropa, painitin natin ng mga 50°C yung init ng makina, yung temperature kailangan nasa 50 pataas para masukat natin yung tamang sukat ng ATF niya mga katropa. So yan, so nalagyan na natin ng 0.5 ngayon. Papakita ko naman sa inyo kung saan nakalagay yung dipstick niya mga katropa. So nandito siya. So ayan, kung makikita niyo ito, ayan, nandito yung dipstick niya. Ito nga pala yung dipstick niya mga katropa. Ayan, maliit lang. So meron siyang level. Ayan, nakalagay dito 50. Nakalagay dito is 50°F. Pwede mo na siyang check-in hanggang yung kaya ng init niya ay 122°F. Ayan. So hanggang dito siya. Pagka may level na yan, yung tamang sukat niya mga katropa. So takpan na muna natin kasi hindi pa naman natin ito mapapaandar. Sinabi ko lang sa inyo para para alam nyo yung gagawin nyo mga katropa. So itong ATF na to, okay na to, kahit di ko nasukatin yan, pero sasukatin ko yan pagka ano, pag umandar na. Ito kasi yung in-overhaul mga katropa, so ginawan ko lang ng content para magkaroon kayo ng idea pag magpapalit kayo ng ATF, para sa susunod alam nyo na. So yun nga, nakahiga nga mga katropa. Yan, lahat kahit anong pwedeng posisyon kaya natin gawin. Nakahiga tayong gagawa, nakatayo, nakaupo. Yan, sanay tayo dyan mga katropa. Marami tayong experience sa mga ganyan. Kahit walang lifter, basta may jack, may stand, kaya natin gawin. So okay na tayo dyan mga katropa sa ating palit ng ATF at saka strainer. So ayan mga katropa, natapos na natin palitan yung ating strainer at ATF. So nalagyan na rin natin ang laman ng ATF. So ngayon hintay na lang natin umandar para masukat natin yung ATF. Nilagyan ko siya ng 4.5 liters. Ayan. So siya nga pala, sa mga Mazda, meron kayong Mazda 6 Sky Active engine. So yun nga yung langis, kagaya na pinakita kanina, yung langis na gamitin nyo. Tapos nasa, pag mag ano kayo, depende din sa CC ng ano, kung ilan yung ano. Pero ito kasi ay 2.0 2.5. Same lang yan, same lang ng ano yan, ng procedure kung paano palitan mga katropa. So ngayon
Yun nga, kung magpapalit kayo, nasa 80,000 km, pero depende pa rin sa kulay ng ATF nyo. Kung bad condition ng ATF nyo, kahit wala pang 80,000 km, pwede nyo nang palitan, mga katropa. So, kagaya nito, nasa tamang kilometer na siya, so kaya pinapalitan ko na, mga katropa. So, ayan, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa aking mga content. So, maraming salamat nga pala sa mga subscriber, YouTubers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, mga katropa, at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So, hanggang sa muli, mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching, mga katropa, see you in my next video.